At yes po, muli po, isang magandang-magandang araw na naman po sa ating lahat. Welcome po sa ating channel. At bago po sa aking content mga ka-coiners, ay nice ko lamang pong ipakilala sa inyo ang isang butihing ama ng tahanan. Siya po ay isang baguhang coin collector pa lamang at nag-uumpisa pa lamang po sa coin vlogging. At isa po siyang PWD. Ito po ay may alias na Rasta Coin. At siya po ay si Sir Jolan C. Na sa lahat po ng subscribers ni Coiners Ring, ako po ay nakikiusap o umihingi po ng tulong sa inyo na kung maaari po ay mag-subscribe po kayo sa channel ni Sir Rasta Coin o Sir Jolan C. na isa pong PWD. At napakagaganda naman po ng kanyang mga content. Nakapupulutan din po natin ng aral. Lalong-lalo na po tayo po o kayo po na mga baguhan pa lamang sa pangolekta po ng mga barya. Napakalaking tulong na po para sa ating ka-coiners na si Sir Rasta Coin or Sir Jolan C. ang ating panonood, pag-subscribe po sa kanyang channel na isa pong PWD na hindi po niya hinihingi na siya po ay ating kaawaan. Ang hinihingi lamang po niya ay suporta po sa kanyang channel, Rasta Coin, mga ka-coiners. At yes po, balik na po tayo. At ang aking content po sa araw na ito, mga ka-coiners, ay akin pong ipapakita sa inyo ang mga collections ko po ng mga barya mula po sa iba't ibang bansa. Mga may mga common po dyan at meron din mo naman pong may halaga. At kaya ko lamang po ito ipinapakita o ipapakita sa inyo mga ka-coiners, bagamat hindi ko po maipakita sa inyo ng isa-isa ito dahil napakarami po, ay gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo o ipabatid na lahat po ng mga baryang inyong makikita, kapag sinerch po natin yan sa YouTube or sa mga saan ba yan, sa mga selling platform, ay mayroon po silang nakatapat na napaka mamahal na halaga. Yes po, kaya kung totoo po sana lahat po ng mga yon, milyonaryo na po sana si Coiners Ring. Ang punto ko po dito mga ka-coiners ay ganito po. Kahit po mga foreigners pa o foreign vlogger pa ang mga iyan, marami po din sa mga iyan katulad din po ng mga bulaang propeta ng mga barya dito po sa atin sa Pilipinas. At mayroon din pong kagaya ni Coiners Ring na mga legit po na mga coin vlogger ang tumutuligsa din po sa mga iyan. Mga ka-coiners, nakalimutan ko na lamang po yung dalawang aking laging pinapanood na mga vlogger na talagang naiinis na rin po sa mga fake vloggers na yan. Na bagamat sila po ay hindi naman nila sinasabi na sila po ay bumibili ng mga ganito, na kagaya, hindi kagaya po dito sa atin, nabili ng bili. Sila po ay hindi. Basta ang lagi po nilang nandiyan po sa kanilang thumbnail, meron ka ba nito? Naka-English yan, na-English. Ha? Jackpot ka. Yung barang kinopery ng mga Pilipino. Tapos yan, pagbabalik-balik na rin yung mga coins, sasabihin yung overs, reverse, yung timbang, ilang mintage ba siya, then makikita mo po sa kanyang thumbnails, mga ka-coiners, katakot-takot po. Dibulibong dolyaris po ang pinag-uusapan. Thousand-thousand dollars po ang halaga. Kaya, sabi ko nga po, mga ka-coiners, talagang naglipa na po. Hindi lamang po dito sa atin, kung hindi po sa lahat po yata ng panig ng mundo, ay may mga ganyang klase po ng vloggers na ginagamit po panlilang yung price o presyo sa isang barya na kanilang inilalakip.
Ewan ko po kung kailan natin malilinis ang mga yan. Dito nga sa atin, ang dami na ang sumulpot. Parang kabuti. Ang iba po ay napakaraming mga channels po. Iba-iba lamang po yung kanilang mga pangalan. Pero kapag pinansin po at pinagmasdan yung format ng kanilang mga content ay isang tao lamang po. Meron na po akong napatanggal. Mga ka-coiners, hindi ko na babanggitin ang pangalan. Dahil napaka-poor naman kung babanggitin ko pa. Wala na po siya. Kaya lang, ibang pangalan at may kaduo pa to. Tandem yan. Nandiyan pa rin po at nagbibigay pa rin po ng sakit ng ulo sa kanyang manonood at sa mga legit po na coin vlogger. Yan po ang tunay na nangyayari ngayon po, mga ka-coiners. Hindi lamang po sa ating niche na coin collecting hobby nangyayari yan. Marami po. At sana nga po ay maipatupad na o maisabatas na po na magkakaroon na po ng kaparusahan yung mga irresponsibleng mga nagpo-post ng kung ano-ano, lalong-lalo na po sa mga vloggers. Sabi ko nga po, napakaswerte natin kahit hindi tayo mga journalist, kahit hindi tayo taga-media, ay nakakapag-ere tayo ng ating gusto. Kaya lang may kalakip po na responsibilidad dyan. Dapat maging matapat po tayo at dapat totoo po yung ating mga sinasabi dahil meron pong nanonood sa atin na maaring maniwala. Lalo na po sa niche natin. Paano kung ang isang nag-uumpisa pa lamang sa pangungulekta ay mapanood kayo at gayahin kayo? Sayang, dahil nakapagsimula siya sa mali dahil sa inyo. Kaya ako po ay nananawagan sa inyo, mga ka-coiners. Kagaya po ng lagi ko pong sinasabi, na kapag napatunayan po ninyo ang inyong pinanood ay nagbibigay po ng misleading information, napakadili lamang pong i-report yan. May pipindutin lamang po kayo, pindutin po yung kanyang video at may lalabas po na tuldok-tuldok, pindutin po yun at ang misinformation report. Kapag palagi po natin ginagawa yan, ay malay po ninyo at mapakinggan na po tayo ni YouTube at tatanggalin na yan. At pag-iusap ko naman po sa inyo na mga bulaang propeta, ang mga barya, marami pa po kayong pagkakataon para linisin at baguhin po ang inyong mga content, gawing may katuturan, yung may mapupulot yung mga tao. Okay lang yung bili ka ng bili, basta may binibili ka. Ang masakit nito, simula nung mag-content yung iba dyan, pansin po ninyo, puro bili ng bili, hindi pa nag-unbox. At kung kukuhentahin po ninyo yung mga binibili niya, mula nang siya ay mag-content, milyon-bilyong piso na nga po ang halaga. At maaaring hindi na nga magkasya sa kanyang kwarto yung mga binibili niyang barya. Napakadali lamang nang mamili, mga ka-coiners. May group chat na pwede ko yung bumili dyan. O yung hinahanap ninyo, putok sa, yung hinahanap ninyo, suntok sa buwan eh. Wala, walang makikitang ganyan. At kung meron man, hey, hindi mo naman bibilhin sa sinasabi mo dahil napakamura lang yan. Oh, isipin mo mga common na commemorative coins, libo-libo ang bili mo. Tapos meron ka pang schedule ng pagtawag, meron pa kayong schedule na tatawagan kayo. Ito, kung talagang namimili kayo, alam po ba ninyo, no? Alam ba ninyo, ha? Na saan pwedeng mas makausap kayo ng mabilisan kung talagang kayo ay namimili? May messenger kayo. O bakit hindi nyo ibigay yung messenger nyo kagaya ng ginagawa ko? Yes, sa messenger. Pwede pa kayong mag-video call. O, sige nga, inahamon ko kayo. Ibigay nga ninyo yung mga messenger ninyo doon sa sinasabi ninyo yung mga baryang binibili ninyo. O, sige. Pero napakahirap niya nga ninyong hanapin. May mga FB page ba kayo? Kung saan-saan ninyo pinapa-PM yung mga tao, hindi naman ninyo sinasagot.